guys! Welcome back again to my channel. So for today's video, kasama ko na naman ang Ang Hi! Ayan, ipapakita ko sa inyo ngayon yung March mini haul ko. Mini lang siya kasi konti lang naman yung nabili ko. And nabili ko lang siya dahil sa sale, free shipping, and yung iba, nagkaroon ako ng mga discount code. So yun, kaya nabili ko sila. So without further ado, let's get into the haul. Una akong nabili, papakita ko muna sa inyo yung mga nabili ko from Shopee kasi, di ba, lagi ako itong bumibili. Nabili ko to, ito, gusto ko itong sandals na ito. Nagamit ko na siya. Ayan. Wow! Simpleng black sandals lang siya. Nito, ang price nito ay, ilalagay ko na lang sa baba ulit yung mga store, yung mga seller nito. Ang price niya ay $470, pero nagkaroon ako ng discount $420, tapos nagkaroon ako ng promo code na 30 pesos, tapos na-redeem ko din yung 50 Shopee coins ko. 50 pesos na Shopee coins ko, kaya ang binayaran ko lang is $375 kasama na yung shipping fee. So, ayan. Next naman na binili ko from Shopee is ito, yung box, shoe box. Shoe box, ang pinili ko nito ay 5 pieces. Yan. Ang price naman nito ay 55 pesos ang isa. Yan. So, yun. Ganito siya. Ganito itsura niya pag hindi pa siya na-assemble. Okay. Next naman, ito yung mga makeup naman tayo. Doon naman tayo sa mga makeup. Yung mga binili ko sa Shopee na mga makeup. Ang binili ko is ito. Yung AOA Studio Wonder Bake Highlighter. Yan, first time ko mag-try ng highlighter. And then, ito rin, first time ko rin gumamit ng sponge from AOA. Ang price nito is, wait lang ha. Ang price nito ay, basta mura lang te. Wait. 104 yung highlighter, which is maganda siya. Ang shade niya ay cupcake. Tapos itong AOA Wonder Blender is 104. Ayan. Sorry, medyo ano na siya. Hindi na kasi nagamit ko na siya. Then next na ginamit ko is, ayan na binili ko from Shopee is yung Belo. Dalawa yung binili ko from Belo. Yung isa, Belo Tinted Sunscreen. Yung maliit lang muna binili ko kasi gusto ko muna siyang i-try. Tapos, yung isa naman, Belo BB Cream. Tapos, may free na rin siyang lipstick. Ito is 170 pesos for 10 ml. Yung isa naman, ito parang masulit to kasi 10 ml din siya pero nasa 150 ko lang yata ito nabili. Tapos, may kasama pa siyang free lipstick. Tapos, yung shade ng lipstick niya is coral. So, gagawin ko to ng review. Ipagko-compare ko silang dalawa kung ano ba ang mas okay. Yung tinted sunscreen ba or yung Belo BB Cream. So, yun. Next naman na binili ko sa SM is ito. Yung Maybelline Fit Me Concealer. Sale siya nung nabili ko. This is $199. I don't know kung ito na yung price niya talaga or sale yung $199. Tapos, kasama nitong nude from SFR Color. Kita mo, dati is $199 siya. Tapos, naging $139. Pero nung nasa cashier na ako, nung magbabayad na ako sa cashier, naging 99 pesos na lang siya. Tapos, ganito yung itsura niya. Pinost ko na to sa Instagram ko, guys. Kung pina-follow niyo ako, ganyan. Tapos, ganito yung makeup niya. Nagamit ko na rin siya. Yun yung itsura niya. Meron ding isang ganito, yung bronzer yung nakalagay. Parang ganon. Okay din siya. Maganda rin siya. Napanood ko yung mga review niya sa YouTube and
yun, sana yun pala yung binili ko kaysa dito. Pero ito, maganda rin siya. Swatches, pero na-post ko na siya sa Instagram. Lalagay ko na lang dito yung swatches na ginawa ko, na pinost ko sa Instagram. So, yun. Tapos, next naman na nabili ko. Nabili ko siya ng sale nung March. Hanggang katapusan yata ng March. Ito yung Maybelline Fit Me Matte Poreless Foundation. Ito, ang kinuha kong shade is yung 128 warm nude. Ayan, sana pala yung mas lighter na yung kinuha ko dito kasi grabe siya mag-oxidize sa mukha kasi nga acidic ako. Tapos, ano, umitim siya, as in bongga siya mag-oxidize. Tapos, ang nakalagay dito, for normal to oily skin. Dry skin ako, guys, pero ano siya, tawag dito, nakaka-oily pa rin siya ng face. So, yun. Nabili ko siya for only 299 pesos. Tapos, ito yung pinaka-excited ako na nabili ko from BLK Cosmetic. Yung bagong release na Aftercase. Ayan. Yung may kasama ng cute, oh. May kasama ng BB CC Cream Stick. Intense Color Liquid Eyeshadow and Lip and Cheek Water Tint. Ayan, gagawin ko na lang dito ng review. Ayan, mukhang maganda siya. Tsaka ang cute, oh. Nabili ko siya doon sa mismong website nila. And this is ang mahal nito. 1,092 kasama yung shipping fee. So, ayun. Tignan natin kung worth it ba siya. Gagawin ko na lang siya ng review. And ito pa pala yung nabili ko sa Beauty M&L dahil sa free shipping sila. Kaya binili ko tong favorite kong facial mist kasi ubus na yung isa ko. Yung The Beauty Bakery Witch Hazel Facial Mist. Sobrang favorite ko to kaya namalaman ko na free shipping ang Beauty M&L. Binili ko na siya agad. Yun lang yung mga napamili ko ngayong March. So, sana guys, na-enjoy nyo itong video na ito. Bye!